Konnichiwa guys, and for today's video, narito tayo muli sa Eco Park Recycled Shop dito pa rin po sa Tsushima Aijiken, Japan. And bumalik pa ako dito kasama ko na this time yung katrabaho ko. And sabi niya pupunta siya after ng mapanood niyo guys yung video ko about sa antique shop. And yun, sinamahan ko na rin siya. And galing nga pala ako guys sa night shift, ayan wala pa akong tulog nito. And alam niyo ba guys, 5 hours kaming nag stay doon sa loob ng antique shop. Ayan. Nag-enjoy kami sa pamimili. Ayan. Ng mga gamit ng mga Hapon doon. At talaga naman napaka-interesting guys yung mga nakita namin. Katulad itong aso na ito na 300 yen lang. And itong mask na nasa Whisker Away. Ayan guys, 300 yen lang din to. Napakaganda no? I find it interesting and fascinating. Ayan guys. And nagustuhan nga pala ito nung kasama ko itong Japanese doll na to. Na 200 yen lang. Ayan. Mukha pa siyang bago and ayan, ewan ko, napakatagal na siguro itong manika na to. Ayan guys. Napakamura no? And itong orasan na to na citizen. Ayan guys. Tingnan nyo naman no. Halatang lumang lupa na siya. May kamalan pa rin nga lang yung presyo na 3,000. At napansin ko nga rin pala itong parang sun guard ni Gaaras. Kung nanood kayo guys ng Naruto. Ayan. Kakaiba to. Ayan yung nasa likod niya. And ito guys. Na 300 yen lang din. Ayan. Kinalikod ko guys yung mga gamit doon talaga. Mga napansin kong kakaiba. And bago sa paningin ko. Kasi guys, na pumunta ako dati doon. Nung mag-isa ako. Nahiya pa akong mag-tingin-tingin talaga doon. Nag-video-video lang ako saglit. Hindi ako nag-kalkal. Ayan. Katulad nung ginagawa ko ngayon. And napakaraming guys nila doon mga bamboo crop. Katulad ng mga to. Napaka mura lang din. Ayan. Kakaiba talaga. Wait, kung gusto nyo magkaroon yung bahay nyo ng Japanese style. Ayan. Maganda pa nito dito no. Tingnan nyo. Medyo maliliit nga lang siya. Pero napaka mura niya guys. 200 yen. Ayan. Panong pa siguro to ni Kupong-Kupong. Nasa Edo era. Ayan siguro. Yung mga panahon na to. Hindi ako sure ah. Pero guys, yan. 350 lang ito. Ganda, no? Maliliit nga lang siya. And ito yung medyo mahal na kita ko rin doon na medyo maliit. Yan, depende sa klase, guys. Madalas ako dito, guys, kapag nabobird sa bahay, nagtitingin-tingin ng mga paninda dito sa mga second-hand items sa Japan. Popular kasi, guys, ito yung mga second-hand sa Japan. Kasi nga, mahal, guys, yung pagtapon ng mga gamit dito. May bayad. Hindi ka basta-basta pwedeng magtapon ng mga items. Kaya, ang ginagawa, guys, ng mga Hapon, binibenta nila sa mga second-hand shop. Katulad ng Book Off, ng Second Street, at ng Eco Park. Ewan ko lang, guys, kung ang Eco Park ay mayroon pang branch sa ibang lugar dito sa Japan. Pero, guys, ang pinaka-famous talaga dito ay Book Off at Second Street. Ayan, kilala sila sa mga trip shop or mga ukay-ukay. Kasi nga, napakamura ng mga gamit sa bahay. And napakagaganda pa. Kaya guys, kung pupunta kayo sa Japan or mamamasyal kayo, ini-encourage ko kayo na pumunta sa mga second-hand shop dito sa Japan. Kasi guys, napakaraming mga item na mapagpipilian. Ayan, at mas mura din. Yan, compare sa mga brand new products. Pero alam nyo ba dito sa Second Street or sa mga Book Off or sa mga ganito, may mga tinda rin silang mga hindi pa nagagamit. Ayan, yung mga stock. And sa gantong tindahan na lang nila, ibinibenta yan ng mas mura. Kaya guys, kung may gamit kayo nakapaki-pakinabang pa at pwede pang gamitin talaga, ayan, pwede nyo guys ibenta sa mga second hand shop dito sa Japan. Huwag nyo itapon kasi guys, sayang din naman yung perang mapagbebentahan nyo, di ba? Lalo na kung goods pa yung product nyo. Sure ko nga pa lang sa inyo guys, last 2 years ago, yung kasama namin guys umalis dito sa company and in-offer niya sa akin yung flat screen TV niya na parang nasa 40 inches ata yun guys. May guhit lang siya. May guhit-guhit na konti. And na-realize ko na hindi ko pala siya magagamit din. So, yung Kaisha, yung company, nagtapo ng mga gamit. So, isinabay ko dun. And alam nyo ba guys, kung magkano silingin sa akin, nasa 5,000 yen. Ang mahal nung pagtapo nung flat screen TV niyan. So, nagsisi ako kasi nga, ang laking bagay din ng 5,000 yen na yun. Kaya yun, be careful guys sa pagtanggap or ng mga gamit. Ayan. Aral na yun. Kasi nga, sayang din talaga. Ang hirap din kita ay nung 5,000 yen. Pag kumikita ka na ng pera, pag alam mo na kung paano kita ay yun, manghinayang ka talaga dun sa halaga ng presyo na binayaran mo.
yung mawawala sa'yo, guys. At nakita ko nga pala, guys, itong super item na ito mula sa Shirakawa Go. Ayan, kung alam niyo yung lugar na yun. Isa yun sa UNESCO World Heritage or magandang pasyalan dito sa Japan, lalo na pag winter. Isa yun sa napakagandang pasyalan dito, guys, sa Japan. Kaya, ayan, hindi pa rin nakapunta, pero isa yun sa mga bucket list ko. Maybe next year. Ayan. And nakita nga pala ito nung kasama, guys, napakaganda nung borda niya. Ayan. Handmade siya. Eh, kaso, guys, ang laki nung frame niya. Ang hirap niyang iwi kasi, guys, hindi ka siya dun sa box. Masyadong malaki yung frame. And try namin kausapin yung staff kung pwedeng yung loob na lang, yung laman na lang nung frame ang bilhin. Kaso, guys, kailangan daw bilhin yun. Kasi walang paggagamitan. And nakita ko rin pala tong pan-display na to. Maganda rin yung design niya. Ayan, guys, oh. Tig 3,000 nga lang. Medyo may kamahalan. Pero napakaganda nila sa'yo. Itong painting na to. Itong tigre 3,000 din. Ang ganda, no? Medyo luma na lang yung frame niya. And itong marmol na to. Tig 400. Ang ganda talaga ng mga gamit dito, guys. Ang sarap mag-kalkal ng mga gamit nila. Alam yun. Lalo na pag kakaiba. Ibang culture kasi, guys, dito sa Japan. Napakayaman ng kultura nila. Kaya, yun. Nakakatuwang maghanap ng mga gamit. Katulad nito, tingnan mo, 350 lang to. Medyo luma na lang talaga to, guys. Kaya kung iuwi to, kailangan maingat. And ito pala yung sa isa sa binili ko, guys, tig 700, bale, ano siya, parang tanso. Yan, tanso siya, guys. Ang ganda niyang pang display. So, kinuha ko yan. And ito, natawa pala ako, guys, dito. Kasi nga, meron din pala dito nito. Sa Baguio kasi marami din nito, guys. May kamalan nga siya, tig 1,000. Pero, kakaiba yung design niya. Natawa talaga pagkakita nito. And ito rin pala dito sa Japan. And isa sa mga nakakatawang bagay dito. And, at ito pala, napakamura nito. 300 yen lang. Saka itong tropa nyo. Tropa nyo. Ayan, guys. Oh. Ang mahal nito, 5,000. Ayan. And itong souvenir item mula sa Nagoya. Ayan. Nagoya Castle. Ayan, ito isa sa mga kinuha ko. At ito, guys, napakaluma nitong pang-design na to. Ayan, parang Japanese warrior siya. Na armor. Ayan. And ito, guys, napansin ko nitong 500 yen na to. Kakaiba din talaga ang design. Kakatuwa. Kaya ano pa hinihintan nyo, guys? Punta kayo dito sa Japan. Ayan, soon. Nandito na rin kayo sa lahat ng mga nag-apply sa Japan. Ayan. Maniwala lang sa sarili nyo and keep manifesting and keep praying and na makuha nyo rin yung pinapangarap nyo, guys. See you soon in Japan, guys. Good luck sa inyo and God bless. And ito, guys, isa rin to sa mga binili ko. Ayan, itong mga ulo-ulo na to. Marami dito, guys, sa Japan itong mga gantong style. Parang bilog na may muka. Ito rin pala, guys, ang ganda rin itong design nito. Tag 1,000 yan din, itong ibon na to na gawa sa kahoy. Balikan ko to. At nakita ko rin ka pala, guys, itong samurai na to. Ayan, guys. Tig 1,000 yan siya. Hindi siya tunay na samurai na espada. Parang plastic lang siya, guys. Pero maganda siya pang display, no? And nakita rin pala ito nung kasama ko, guys. Binila niya to. Tig 500 yan ang bawat isa. Maganda ito pag lalagay ng frame. Ayan, yung isa tig 380. And, at ito nga pala yung mga pinagpilian ko na bilhin, guys. Mga handcraft na gawa sa kahoy. And nabili ko rin pala, guys, itong napakalaking pamayipay na to. Pan-display rin yan. Maganda. And itong ipanghang din sa wall. Ang ganda nito. Painting siya, guys, na parang gawa sa tela. Hindi ko alam ang tawag dito, guys. Ay, ang ganda niya dun. Napakaganda niya ang pang-display. And solid talaga, guys, yung design niya. Painting. Ayan. Pandagdag. And may lagayan nga pala siya, guys. Ayan. Para safe siya kahit i-uwi ng Pinas. Ayan. Napakaganda nung lagayan niya. Talagang solid. Japanese style. Ayan. Nai-imagine ko na yung bahay namin nung asawa ko. Ayan, shoutout kay Diana. Love you. At ito nga pala, guys, yung mga pinamali ko. Ayan. And ito naman yung mga kasama ko. Hindi lang namin alam kung paano namin i-uwi ito, guys. Kasi nga wala kaming car. Wala kaming kuruma dito. At binayaran ko na. Ayan, umabot yung binayaran ko, guys. Lagot ako. Lagot ako ang sasawa ko. Paano pinagbibili ko. Ayan, guys. Ang mahal nung binayaran ko. At ito yung kasama ko naman, guys. Ang mahal ko, guys, sabili yung pang-display sa wall. Umabot siya ng 1,800.
Ayan, yung isa tig 2,000. Pero solid yun. And ito na nga, naglalakihan yung mga bag namin na pinaglagay nung binili namin. And ayan, tatawa na kami kung paano namin dadalan. Ayan, nakakaya. Pero ayan, hindi naman kami mga kilala dito sa Japan. Kaya, ayan, uwi natin to. Kahit medyo nakakatawa, ang hirap nang walang sakit sa Japan. Mahirap maging mahirap. Pero sana rin naman tayo yung nagbabay. Kaya yun, shoutout sa inyo ulit guys. And thank you sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang i-share and i-like ang page ko. Thank you.